Mga Pops, magkakaroon na ng Disney Plus sa Pilipinas. Pero bago ang mga online streaming site at app na yan, DVD sa Quiapo ang takbuhan natin mga Pinoy. Ano na kaya ang nangyari sa bentahan niyan ngayon? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Shanko. Mga Pops, minsan na rin ba kayo nangolekta ng mga DVD, Blu-ray at VCD? Puso pa ba ang mga ganyan? Kumusta naman kaya ang mga dating bilihan ng mga ganito? Once upon a time mga Paps, nung hindi pa uso ang online streaming, for sure, may at may ari ng bilhin ninyo ng CD, VCD o DVD ng mga paborito ninyong pelikula o series. Bibilhin mo lang ng 10 piso ang isang kopya, paulit-ulit mo nang mapapanood. Kinalaunan pa ay malilinaw na ang kopya ng Blu-ray. At kung mga ito ang hanap nyo, Quiapo agad ang takbuhan. Pero sa pagpasyal ko ngayon dito, kapansin-pansin na wala na yung tabi-tabing tindahan ng mga DVD. Iba na raw kasi ang uso. Hindi na po, kasi natatalo na siya ng mga USB, memory, Bluetooth. Ang ginagawa ngayon, Bluetooth. Usually po, kanya-kanyang cellphone din. YouTube na ba, kanya-kanya na. Nasa ganitong flash drive na ang mga dating nasa DVD, mga Paps. Marami raw kasing mapaggagamitan. The Bluetooth device is connected successfully. Tulad ng pamilya nga raw ni Ate Magda, na dating bonding time ang sabay-sabay na panonood ng DVD. Ngayon, kanya-kanyang nood na lang sa mga cellphone. Ang malakas na nga raw bumenta ngayon sa Quiapo, ang mga Bluetooth speaker na to. Anytime pwede ka manood. Anytime pwede ka hindi mo kailangang magantay sa TV. Ganoon din daw ang empleyadong si Mang Ento. Wala, hindi na kami nanonood ng TV. Kasi sa cellphone na. Hindi, kasi may mga anak ko, may mga cellphone na sila. Ay, kanya-kanya na lang. Dahil madalas sa cellphone na lang nanonood ang karamihan, itong mga speaker na raw ang pinaka-upgrade ng mga tao para gumanda ang tunog. 400 pesos hanggang 4,500 pesos lang daw ay may ganito ka na. Pwedeng pang videoke, pang sound trip at Bluetooth speaker pa sa phone. O, di ba? Saan ka pa? Dagdag pa ni Ate Magda mga Paps, taong 2004 hanggang 2010 pa silang nagtinda ng mga kopya ng DVD dito. Bukod sa iba na nga ang uso, madalas na rin daw magkahulihan ng mga nagbebenta ng pirated copies. Pero kung si Ate Magda ang tatanungin, namimiss man niya ang family bonding sa harap ng telebisyon, okay na rin daw ito dahil anumang oras kahit sa pwesto nila ay nakakapanood siya. Mga Paps, sadyang nagbabago ang panahon. Ang in ngayon, mabilis mapalitan ng mas high-tech sa mga susunod na taon. Pero wag sana nitong mabago ang strong family ties nating mga Pinoy. Mobile Journal, King Senko po, atit ang mukha ng balita.